Magandang araw sa lahat. Ngayon ay gagawa tayo ng simpleng bandwidth management sa ating Microtech route. Important note for viewers. Any content of this video is for tutorial purposes only and this is not for sale. And the video you can watch today is based solely on the experience, experiment, and research of the owner. Vans J is not professional nor certified in this field. If you wish to continue, follow the instructions carefully and proceed at your own risk. Yan, dito na tayo sa ating Winbox kung saan pwede natin i-configure yung bandwidth management sa ating Microtech router. Sa previous video ko or sa part 1, meron tayong ginawang tutorial kung paano mag-configure ng VLAN setup ng Microtech router papunta sa ating mga piso Wi-Fi window machine. At sa part 2, ito ngayon yung ating simpleng bandwidth management na gagamitin natin for hoplite, so yung mga maliliit na clients lang kung marami na, so need nyo na nung mas magandang Microtech router at advanced na configuration. To start, ang reference pala natin sa ating bandwidth management ay itong dito sa wiki.microtech.com. topic nito is manual connection rate. Basically, hindi naman lahat ng nandito is kukopyahin natin. So, bali reference lang. So, gagawa din tayo ng sarili nating setup. But, naka-base pa rin dito. Ngayon ay punta tayo dito sa IP firewall. So, madali lang ang setup natin ngayon since yun nga, ang gamit natin is hoplite. So, currently naka version 7 na ating Microtech device ngayon. So, dalawa lang ang gagawin natin. Paghahatiin lang natin or separate lang natin yung light browsing at saka yung mga the rest is makonsider na natin na heavy browsing or other connections. So, click lang itong plus sign para mag-add na new rule. So, dito tayo sa manggil rules. First is, gagawa muna tayo para sa light connections. So, protocol, TCP. Tapos, dito tayo sa advanced. Ang gagamitin lang natin is itong connection rate. So, hindi na lang tayo gagamit ng connection bytes. So, dun sa reference natin is gumamit ng connection bytes. Pero, sa atin ngayon is gagamit lang tayo ng connection rate. So, consider natin as light connection from 0 to 100 key. So, ito yung reference natin for light connection. So, pwede nyo i-adjust sa inyong, pwede nyo i-test sa actual setup nyo. Then, dito sa action is gagawa tayo ng mark connection. Imamark natin yung light traffic sa ating internet connect, sa ating network. So, light con. So, ito yung para sa light traffic natin sa pagpamark. Tapos apply. Then gagawa tayo for UDP. So pwede kayong mag-add ulit dito or pwede nyo ding i-open nyo itong isang rule since same na lang papalitan lang natin ang protocol. Pwede nyo i-click itong copy tapos papalitan natin yung protocol UDP. Apply. Okay. Then, next gagawin natin is i-mark packet na natin. Itong mark connection na ito.
ito tayo sa add tayo na ulit ng rule, tapos dito sa mark connection is hahanapin na natin ito, iset natin itong mark packet natin dito sa mark connection na ginawa natin, dito sa connection mark light con, tapos sa action is mark packet. So saan ba na natin magagamit itong mark packet? Ito is pwede natin gamitin doon sa queues. So pwede natin i-limit doon sa Q3 or sa simple queue para ma-limit natin. So basically ito yung function niya. Tapos yung mark connection is ito ang nagsiseparate sa ating connection gamit yung rule natin na connection byte limit. Dito is light packet. Hayaan muna natin yung pass through, meaning itatagos pa itong rule na ito sa next rule. Yan, light con action apply. Karamihan is after nito is dito na lang, hanggang dito lang yung rule. So after nito is ginagawa nila or kadalasan ginagawa is dito nag-set ng limit, max limit ng speed connection. So sa gagawin natin ngayon is wala tayong gagawing limit dito sa Q3. Bali ang gagawin natin is for overall connections na. So maggagawa tayo ng max limit sa total network connection. Ngayon is ang gagawin natin dito para ma prioritize itong light connection, since ang gagawin lang natin is mag-separate ng light connection sa other connections, so dapat naka-priority ito. So gagawin natin is gawa tayo ng another rule, tapos pre-routing connection mark, same pa rin yung light connection. Tapos dito sa action, pipiliin natin yung set priority, tapos set natin to pwede 1, tapos uncheck na natin tong pass through. So ibig sabihin hanggang dito na lang yung rule for this light connection na marking na connection. Then okay. Yan. Then for the second rule is i-separate natin yung the rest. Dito is nag-separate, nag-limit tayo from 0 to 100 key na connection rate. So the rest is i-consider natin as heavy connections. Yun ang gagawa natin ng rule. So another rule, pre-routing protocol TCP. Tapos dito sa connection mark, so hindi na tayo maglalagay ng limit sa connection rate. Instead, dito tayo sa connection mark, hanapin natin si lightcon, tapos click nyo itong square box dito, para ibig sabihin yan lahat ng connections except dito sa light connection is tatanggapin ng rule na ito. Yan. So light connection except natin, tapos dito sa action is magmamark connection tayo for other connection. Tapos apply. So gagawin din tayo for UDP. Same pa din, kung pwede kayo mag-create ng new. Para mas madali is create copy lang tayo. Click copy, tapos papalitan lang natin yung protocol to UDP. Then apply. Okay. Tapos gagawa ulit tayo ng mark packet para sa other connections. Pre-routing connection mark. So dito is pipili natin yung other con. So wala na to.
Ibig sabihin is, tatanggapin niya yung role galing dito sa connection na to. Tapos, action, mark packet, other packets. Then, pass through since gagawa pa tayo ng other set of priority para sa role nito. Apply. Okay. Then, rerouting, connection mark, other con, action, set priority. So, gawin nyo lang higher doon sa naunang rule. So, uncheck pass through. Ibig sabihin, hanggang dito lang yung rule ng other connection na ginawa natin. Yan. Tapos, highlight lang itong lahat. Tapos, drag nyo sa taas. Yan. So far, okay na tayo dito sa ginawa nating mangle rule sa firewall para sa pag-separate ng light connection sa other connections. Yan. So, next natin na gagawin is since meron na tayong port or prioritization, ang gagawin lang natin is i-limit natin yung total connections. So, based doon sa kung mababa lang naman yung bandwidth ng inyong internet connection, yung source nyo. So, I think nasa mas mabuti siguro na 80% ng total internet connection nyo ang ilagay nyo dito sa limit nyo. So, since gumamit tayo ng hoplite, as observation lang, mas maganda na i-limit lang natin up to 50 Mbps or pwede nyo pang i-hire. So, gumawa lang kayo ng parang observation kung ano talaga yung mas preferable sa network nyo. But I suggest na up to 50 Mbps. So, dito sa sample natin, para malimit natin yung connection, so, add lang tayo ng simple queues. Tapos, pangalanan natin all connections. Tapos, dito sa target, hayaan nyo lang yan. Then, sa max limit is, for example, meron tayong 10 Mbps na nakukuha sa speed test. So, set lang natin to 8 Mbps para sa max limit. Hit M. Apply. Okay. So, ibig sabihin ng queues na ito is lahat ng connections, since wala tayong set na IP, so lahat ng connection sa network mo napapasok dito is ang maximum limit lang ng lahat-lahat ay 8 Mbps. So, since sa ginawa natin previous is for piso Wi-Fi window VLAN configuration is dito, sasama yun. Kung meron kayong hotspot, so pwede din. So, walang limit ito kung anong connection lang. Except kung meron kayong specific na interface na dapat papasok dito sa bandwidth management nito or sa firewall filtering na ginagawa nyo. So, to test, since hindi natin set up yung window, so, dito muna tayo mag-connect gamit yung ating hotspot, IP hotspot. So, meron tayong isang user dito, user 1. Try nating mag-connect sa ating wireless interface. Ito, wireless, pangalan is Microtech. Then, user. Check natin kung successfully nag-limit pa siya dito sa ating set at pumapasok pa dito sa ating firewall mangle na ginawa.
So first dito, connect muna tayo sa wireless Microtech. Yun. So user 1 ito yung nandito sa hotspot. Currently nagawa natin na hotspot, tapos login lang natin para ma-test natin yung ating rule bandwidth management. User 1, yun, connected na. So check natin. So ito active na. Tapos dito mag-speed test tayo. Speed test. Net. Change server na natin. Cebu. Yun. Up to 8 Mbps. Check natin dito. Yun. Dito pala sa queues. So, kung makikita nyo, naka-red ito. Ibig sabihin is, sagad yung connections ng ating network sa ating limit. So, kung green, meaning is, konti lang yung hindi na-reach yung limit. At meron din itong yellow. I think yellow. Almost na-reach na niya or nasa half na siya ng bandwidth sa limit. May problema sa internet natin. Wala yun. Kung iti-test natin ulit, ito, disable natin. Ang ping. So ngayon meron tayong 20. So yung set natin kanina is 8 lang. Kaya naglimit sa 8 Mbps. So basta wag niyo lang isagad yung total max limit ng internet connections niyo para mas efficient yung pasok ng or yung function ng network connections niyo. Lalo na kung limited lang yung ISP niyo. Yan, check natin. So, I think tapos na yung setup natin ngayon. Basta tandaan nyo lang, yung ginawa natin is not only for is Wi-Fi na bandwidth management. So pwede din ito sa lahat na nakakonnect dito sa network. Pwede hotspot or any connections like PPOE. So I think dito na nagtapos yung part 2 ng ating video. Sana meron kayong natutunan at sana nakatulong itong video sa kahit na mga setup nyo sa inyong mga network connections sa Microtech. Maraming salamat sa suporta at patuloy na panonood.
Thanks for watching. Don't forget to hit the subscribe button and turn on the notification bell to get updated for the latest videos.